Aminadong ilang guro na hirap sila magturo ng English sa mga estudyante. Bukod sa hindi sila sanay na magturo in straight English, hindi rin daw ito ang wikang nakasanayan ng marami sa kanilang mga estudyante. Simula sa susunod na school year, sisimula naman ang pagtuturo ng mother tongue o yung wikang nakasanayan ng mga estudyante bilang hiwalay na subject. May report si Dano Tingkungko. Isa't kalahating dekada nang nagtuturo ng grade 5 English sa Payatasville Elementary School si Teacher Maria Teresa. May sinusunod mang syllabus sa pagtuturo, aminado pa rin hirap siyang magturo ng English sa mga batang di naman ito nakasanayan. Pag sinabi mo sa kanila na, okay everybody, let us read this, this sentence, titingnan ka lang nila. Kailangan mo ipaliwanag na kailangan nilang basahin in Tagalog muna, translate mo sa English, tapos translate mo sa Tagalog, bago nila maintindihan. Siyempre, hindi naman sila na-use na English ang kanilang usapan sa bahay, di ba? Si Teacher Francisca, 6 na taon ang nagtuturo ng grade 5 English, pero maging siya, hirap din sa pagtuturo in straight English. Bakit hindi kaya ng dire-diretso? Kasi there's interaction kapag ka English, then you translate into Tagalog. Diba? Basta kakapag-react sila. Kapag i-translate mo ng English, ay English din Tagalog. May interaction doon. Pero dun sa aming room kasi, sa amin, sa interaction, sa akin na tinatanggap ko sa mga pupils, kapag nagre-reason sila, Taglish. So okay, please, naantindihan nila. Sa pag-aaral ng DepEd habang binabalangka sa ipatutupad na K+12 curriculum sa grades 1 at 7 sa susunod na school year, napansin nila ang tinatawag na code switching o yung pagpapalit-palit ng wika, lalo na sa pagtuturo ng Ingles sa public elementary schools. Ang nangyayari, hindi na masyadong maayos ang pagsasalita ng teacher sa Ingles dahil naghalo-halo siya. Kaya yun ngayon ang dapat nating i-address. Ang problemang ito na istugunan sa bagong curriculum ng DepEd. Una munang ituturo ang mother tongue o ang wikang sinasalita ng estudyante. Depende kung saan siya nag-aaral. Kung sa Cebu halimbawa, magkakaroon ng subject na Cebuano. Ituturo ito mula grade 1 hanggang grade 3. Ang English sa ikalawang semestre na ipapasok at oral fluency muna ang ituturo. Gusto natin na early literacy and numeracy. We would like every child to read and write in the mother tongue as early as grade 1. Gusto rin natin ma-master niya ang skills for learning, reading, writing, math, para kung alam niya kung paano niya matutuwa ng iba, di kay madali na lang siyang magbasa o sumusulat o mag-research. Nag-umpisa na rin ngayong buwan ang pagsusulit ng DepEd sa English Proficiency at Process Skills sa Science at Math ng mga grades 1 and 2 teachers. Samantala, gisa ang DepEd sa Oversight Committee hearing ng Senado. Nagtataka kasi ang mga senador sa pagkakatanggal ng science bilang hiwalay na subject sa bagong curriculum ng grades 1 and 2. The reason we are falling behind in all competitiveness tables, whether it's general competitiveness, whether it's in innovation, whether it's in science and math, is because of our lack of technological capacity, and that goes back to our lack of good science and math background. Paliwanag ng DepEd, nakapaloob naman sa language subjects ang pagtuturo ng mga konsepto ng siyensya. At tulad ng English, uunti-untiin ang pagtuturo sa bata para dito mabigla sa dami ng kailangang aralin. Dano Tingkungko, GMA News.